The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I tell you, unless your righteousness surpasses that of scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to your ancestors, you shall not kill, and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you, everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. Again, you have heard that it was said to your ancestors, do not take a false oath, but make good to the Lord all that you vow. But I say to you, do not swear at all. Let your yes mean yes, and your no mean no. Anything more is from the evil one. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang ating ebanghelyo ay tungkol sa kaganapan ng utos ng Diyos na madalas ating sinasabi na mga batas. Kaya nga meron tayong sinasabi na Ten Commandments na ating itinuturing na mga batas na iniuutos ng Diyos sa atin na mga sumusunod sa Kanya. Pero wag nating kakalimutan na ito ay utos hindi dahil ito'y utos na gagawin nating obligasyon lamang sa buhay. Ito ay utos dahil tayo ay may kaugnayan sa Diyos. Meron tayong commitment. Ang Diyos ay hindi lamang nag-uutos, kundi nagmamahal. Kaya nga ang sinasabi nating sampung utos, ay pwede din nating sabihin sampung commitments. At kapag tiniring natin yung commitment natin sa Diyos, atin ang pinag-uusapan kung ano ang ibig sabihin ng ating pakikitungo sa Kanya. Na tayo, ang mga bagay nating ginagawa ay hindi lamang obligasyon, kundi ugnayan ng pagmamahal sa Diyos. Ginagawa natin ang mga bagay na ginagawa natin at dapat nating gawin dahil tayo ay umiibig sa Diyos. At kakambalnan ang pag-ibig sa ating kapwa. Kaya nga, yung unang bahagi nitong ating ebanghelyo, hindi natin napakinggan. Pero bago sabihin ito ni Kristo, ang sinabi niya, magaganap lamang ang batas, ang utos ng Diyos. Kailangan maganap at marating yung kanyang kaganapan, the fulfillment. At kung babalikan pa natin, ano ba itong fulfillment na ito? Nandun din mismo sa utos. Di ba nung tinanong nung isang lalaki si Jesus, Panginoon, paano ko ba mamamana ang paghahari ng Diyos? Anong sabi ni Jesus? Dalawang bagay lang. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And you shall love your neighbor as yourself. Pag-ibig. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong pagkatao, buong mong lakas. Hindi pwedeng kalahati lang. Hindi natin pwedeng sabihin hanggang dito lang ang aking mga gagawin pagdating sa aking pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi yan buo, hindi ganap.
At kung iisipin natin ang ating kaugnayan sa Diyos ay para sa Kanya lamang, patungo lamang sa Kanya, at nakakalimutan ang ating kapwa, hindi yan buo, hindi ganap, hanggang dun lang. Tayo mga kapatid, ay nagpupunta dito sa dambana ng ating mahal na ina ng Manaoag, na ngayon ay tinatawag nating Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Pupunta tayo upang magpasalamat, upang humiling, upang humingi, upang magdasal. O siguro para sa atin, meron tayong taimtim na hinihingi sa Diyos na para bang sinasabi natin, Panginoon, ito lamang ang aking pag-asa. Sa tulong ng iyong mahal na ina, Panginoon, sana magkatotoo ang aking hinihingi. Meron tayong mga nais mangyari. At kapag nangyari yan, may dahilan tayo para bumalik upang magpasalamat at magpuri sa Diyos, upang pasalamatan ang ating mahal na ina. Pero huwag nating sabihin na hanggang dyan lang ang ating pagpunta sa Manaoag. Huwag nating sabihin na hanggang dyan lang kaya tayo babalik. We call this place the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Bakit naging Minor Basilica? Sapagat itong lugar na ito ay hindi lamang lugar kung saan natutupad ang ating mga panalangin. Pero ang lugar na ito ay isang lugar kung saan ipinapahayag ang salita ng Diyos. Ipinapangaral ang mga aral ni Kristo. Pinagdiriwang ang Eukaristiya ng may buong puso, ng may buong sigla, ng buong buhay, buhay na buhay ang pagdarasal. Ang lugar na ito ay isang lugar kung saan ang salita ng Diyos at ang nais ni Kristo ay napapalagana. Yun yung kaganapan ng pagiging Minor Basilica. Kaya nga kung tayo ay bumabalik at pumupunta dito sa Manaoag upang magpasalamat, humingi, humiling. Tama, very good. Pero huwag natin sabihin na hanggang doon lang. Kapagkat atin ding iisipin na tayo ay naparito dahil this place is a place of conversion. Na tayo babalik at ating iisipin na tayo ay nagpunta dito, dumalaw, dahil tayo ay nagbago rin. Naging mas mabait, naging mas mabuti. And whenever we recall this place, iisipin natin, yes, dahil sa tulong ng mahal na ina, dahil sa Manaoag, ako'y nagbago. Hindi lamang natupad ang aking hinihingi, kundi ako'y nagbago. Naging mas mabuting tao, naging mas mabait, naging mas banal. At yan ang saysay ng pagiging Minor Basilica. Kaya kung naiisip natin, yung sinabi sa ating ebanghelyo, na kailangan kung ano yung sabihin ng Diyos, hindi lamang nandun sa level ng kautusan, kundi talagang isa sa puso, isa sa isip, at ito yung ating magiging buhay. Kailangan maging ganap and reach the fullness. And likewise, ang ating debosyon sa mahal na ina, titignan lang natin, di ba? The fullness of it. Ay tayo lalong napapalapit sa ating Diyos. Tayo nagbabago. Tayo nagiging mas mabuting tao. At katulad ng ating mahal na ina, tingnan nyo, tangan-tangan natin lagi si Kristo. Sa katapusan, sa ating buhay, kapag tayo bumalik na sa kanya-kanyang tahanan, sa kanya-kanyang trabaho, sasabihin natin, galing ako sa Manaoag, natupad ang aking panalangin, at higit sa lahat,
Ako'y naging mas mabuti. Ako'y nagbago. Binago ako ng manawag.